Magandang magandang hapon po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay po ng reaction tungkol dito sa napakaganda po na vlog ni Kalinga Prabha. Yan. So, unang-una po sa lahat, ayan, mega love shoutout po sa tatay at founder ng Kalingap na si Kuya Paul Santos Matubang, kay Ate Edna Vlog, si Kalinga Prabha, at sa buong Kalingap partners and YouTubers, sa mga charity vlog and siyempre sa mga kapwa ko pong mga reactors. Ayan. So, ngayong araw po is isa na namang napakaganda at napaka-inspiring na kwento ng buhay ni Rose Ann Custudio ang ating bibigyan ng reaction. And bago po ang lahat is maraming salamat kay Kalingap Edo. Ayan, dahil siya po ang naka-scout dito kay Rose Ann. Ayan. So, dito mo makikita talaga na si Kalingap Edo hindi lang po pang teleserye or pang love team, kundi talaga sa pag-i-scout po is andyan po talaga yung puso niya, yung pagtulong sa mga taong mahihirap, at talagang nakakabilib talaga ito si Kalingap Edo. Ayan. So ito na nga po, no, na-scout ni Kalingap Edo itong si Rose Ann Custudio. Ayan, 18 years old, katatapos lang po niya ng grade 12. Ayan. At ang kasama niya sa buhay si Nanay Nora, ang nanay po niyang may kapansanan. So isa na naman pong napakaganda ang kwento ng buhay na talagang makapagbibigay inspirasyon at mabigyan ng kalingap ng bagong pag-asa at talagang pagbabagong buhay ang buhay po ni Rose Ann. Ayan. So, ayan nga po, sa kabila ng kahirapan sa buhay, ayan po ay talagang ginawa po talaga ni Rose Ann na makapagtapos po ng grade 12. Sabi niya, naranasan po niya na minsan wala siyang baon pumasok sa school. Ang layo-layo pa ng nilalakad niya papunta pa uwi sa bahay nila. At minsan kung magkakaroon man po siya ng baon is 20 pesos. Pero yung 20 pesos na yon is nilalaan po niya yon doon sa kumeros ng mga school project. Kaya ang ginagawa niya minsan, kahit gutom siya, hindi na lang po siya nagre-recess. O pag meron siyang mga bakanting oras, pag walang pasok, eh nagdi-discarte po siya para magkapera. Nandoon yung nagtitinda siya ng walis, nagtitinda ng gulay, or nangunguha siya ng kung anong pwedeng mapagbenta para lang po magkapera siya at magamit siya sa kanyang pag-aaral. So ang una pong kinukuhanan nila ng kanilang pagkabuhayan is yung paggawa po ng walis na binibenta po yun ni Rose Ann doon sa gilid ng kalsada. Ayan po, no? So, ayan, no? Si Rose Ann po ay 3 years old pa lang, wala na siyang tatay, namatay na yung tatay niya, at yung nanay niyang nanay po niya is meron pong diferensya sa katawan dahil nahulog po siya sa puno nung maliit siya, ay naging ano po siya, no, nagkaroon po siya ng kapansanan sa katawan, naging kuba. Pero sa kabila noon is talagang ginagawa niya ng paraan na talagang magbigyan ng pangangailangan itong si Rose Ann. Si Rose Ann po ay isang napakatalinong bata. Bukod sa napakaganda na, napakatalino po, and actually siya po ay high honors sa kanyang, nakukuha po niya yung high honors sa eskwelahan. Pero nung last year na grade 12 siya, medyo nahulog po siya sa with honors na lang dahil nagkasakit po yung nanay niya. And syempre, bilang hirap sa buhay, nag-iisang anak, walang tatay, ay napasan po ni Rose Ann yung responsibilidad. Andoon kung saan siya sa humingi ng tulong para lang mapagamot yung nanay niya, para makabayad sila sa ospital, makahingi ng discount, humingi ng tulong sa kung saan sa ang ahensya, di ba? So, dahil doon is medyo na hindi nabigyan ni Rose Ann ng tamang atensyon yung kanyang pag-aaral. Pero kahit pa paano, ay nakuha pa rin niya yung with honors, di ba? So, talagang dyan po makikita na bukod sa matalagang matalino is talagang meron siyang determinasyon at dedikasyon sa kanyang pag-aaral. So ang gusto sana niya ay may pagpatuloy yung kanyang kolehiyo, pero tanggap ni Rose Ann na wala na po kayang mapag-aral yung kanyang nanay sa kanya, kaya tanggap na niya na yun ay magiging buhay niya. At plano din po sana ni Rose Ann na mag-abroad, pero iniisip niya na wala po makakasama yung nanay niya kasi minsan daw inaatake ng high blood. So yun na lang, no? So blessing in disguise, dumating nga po ito si Kalingap Edo na
scout itong si Rose Ann. At ngayon po ay hawak na siya ni Kalinga Prab. So, sa first episode, sa second, third, fourth episode, five, kasi episode six na ngayon, is marami po ang talagang bumilib kay Rose Ann. Marami po talaga ang nahawa. At marami pong na-inspired sa kwento ng buhay niya. Kaya naman ang dami pong nagmamahal sa kanya. Ang dami pong tulong na natanggap si Rose Ann. At ang nakakabilib dyan, alam niyo mga Kalingap, is yung bawat bigay po ni Kalingap Rab ng mga tulong galing sa mga sponsors ay talagang makikita mong binibigyang halaga po nila ni Rose Ann. Binibili nila kung ano yung mga sira-sira nila sa bahay, pinakumpuni nila, tapos binibili nila ng mga talagang kinakailangan nila sa pang-araw-araw. At every time po na magpapasalamat po si Rose Ann sa mga sponsors, talagang naiiyak po ako, nadadama ko talaga kung gaano kasinsiro ang pagpapasalamat ni Rose Ann. Dahil siyempre hindi rin po niya expected na talagang mayroong mga taong magbigay ng pagmamahal sa kanila at mayroong taong makaka-scout na gaya ni Kalingap Edo na talagang makapagbigay po ng pagbabago sa buhay nila ngayon. Na kahit paano, makakain na sila ng tama, diba? Mabawas-bawasan na yung mga burdens niya. At doon nga po, nalaman din ni Kalinga Pran na ito palang bahay nila ni Rose Ann, ay hindi pala sarili nilang lupa at nakikitira na sila doon. At ang malungkot pa is makakasama po ito sa demolish yata, kasi parang may gagawing walling doon sa part na yon na parang extension ng boulevard. So may tendency po na mapapaalis po sila ni Rose Ann doon anytime, diba? So yun yung kinababahala nila. At dahil, diba, pag dito sa Kalingap, talagang proven and tested na meron talagang pagbabago ang buhay mo once ng Kalingap nang tumulong sa inyo. So eto na nga mga Kalingap, sobrang nakakataba ng puso at sobrang nakaka-inspire dahil pinangakuan po ni Kalinga Prab na bibilhan po ng lupa sila ni Rose Ann at pagagawan po ng pabahay, di ba? So napakagandang balita po ito. And actually dito sa episode 6 po is talagang nakausap na ni Kalinga Prab si sinong pangalan noon, si Kuya Lito, no, na bibilhin na yung lupa na may sukat na 10 by 15, no? 10 by 15 sa halagang 50,000. So actually naibigay na po ni Kalinga Prab yung 50,000 sa nanay ni Rose Ann pambayad dun sa lupa. At ang maganda doon kasi meron na pong titulo yon. So talagang legit na magiging ownership na po nila ni Rose Ann yon. So ayan mga Kalingap, sobrang nakaka-inspired, sobrang nakaka masasabi mo talaga na minsan, inuulit-ulit ko nga to sa ibang mga reaction ko, na ang blessings minsan dumadating sa unexpected time. Pag alam ni Lord na talagang deserving yung mga taong tutulungan, darating po talaga yung blessing, basta may tiwala lang talaga sa taas. So ayan po, sobrang pasasalamat po ni Rose Ann at ng nanay niya. Mangiyak-ngiyak po sila dahil sa sobrang daming blessings na dumadating. At ang pinakamagandang news po is meron pong sasagot sa pag-aaral ni Rose Ann sa college. Ayan, thank you so much po kay Ma'am Marilyn Pablo. Ayan, talagang sinulat ko ito kasi lahat po ng episode pinanood ko at kinuha ko palaga yung mga importanteng details. Ayan po, no? So thank you so much kay Ma'am Marilyn Pablo dahil siya po ang sasagot sa pag-aaral ni Rose Ann. Sana kung makahabol pa siya ngayong SEM, pwede siya makapag-enroll. Pero dahil medyo late na po, so sabi ni Rose Ann, yes, baka next semester. And habang inihintay po niya yung next semester, pwede po siya magtrabaho daw muna or kung ano na yung pwede niyang pagkikitaan, di ba? At saka sobrang appreciative po talaga si Rose Ann. Kagaya din po ito rin sa mga previews at tutulungan ng Kalingap. Pero iba-iba po ang kanilang personality, iba-iba din po yung kwento ng buhay nila, di ba? So ayan po, sobrang nakakaano talaga, sobrang nakaka dito talaga yung mga ganitong klaseng vlog, yung makakuha ka talaga ng inspirasyon, makakuha ka ng aral, at talaga makapagbibigay pag-asa sa kahit sino man pong nanonood ng mga vlog ni Kalinga Prab. Ayan po, so ayan, babayaran na po yung lupa. At maganda po kasi malapit po yon sa kalsada. So pwede po magbenta-benta doon ng nanay ni Rose Ann, kasi sabi nga po ni Nanay Nora, parang nakasanayan na niya na meron siyang pinagkikitaan o meron siyang ginagawa. Ayan. So, ayan po, no? Sa ang dami
dami pong ano, ang dami pong, at saka makikita mo talaga na si Rose at sa kabila ng kahirapan ng buhay, determinado po talaga siya mag-aral, matalino at masipag, kasi makikita mo doon sa dingding nila, ang dami po niyang award. Sabi nga po ni Nanay Nora, kahit pangit yung dingding nila dahil sa award ni Rose Anne, ay nagiging maganda po tingnan, di ba? So nakita naman natin, ang dami niyang certificates, ang dami niyang medal na nagpapatunay talaga na matalino siya. So, dito kay Mama Rilyn Pablo, ayan po, worth it po yung itutulong ninyo kay Rose Anne sa pag-aaral niya dahil deserving po itong si Rose Anne dahil nakikita naman po natin kung ano yung naging achievement niya mula nung elementary hanggang nung nag-high school siya, di ba? So, ayan, no? At saka, sobrang ano, kahit na may mga pagkakataon na pwede siyang gumawa ng mga bagay-bagay na magbibigay sa kanya ng opportunity, pero nandyan talaga yung pagmamahal at talagang yung ano niya sa nanay niya, no, na hindi niya kayang iwanan, di ba? So, ayan guys, no, ayan mga kalingap, sobrang thank you po talaga sa lahat ng mga nagbibigay ng pagmamahal. Ayan, at sabi pa ni Rose Anne, sa mga nagbibigay po sa kanila ng tulong financial, iipunin daw po nila yon sa bangko para pag nagpagawa po sila ng bahay. Kahit pa sinabi ni Kalinga Pram na siya nang bahala doon, ay sinabi pa din po ni Rose Anne at ang nanay niya na kung ano man po yung mga binibigay na tatanggap nilang pera, isipunin nila yun pandagdag po sa pagpapagawa ng bahay. So sobrang talagang ito yung mga tao na to na makikita mo na hindi po talaga sila, kumbaga hindi nila inaabuso yung mga tulong na binibigay sa kanila, which is hindi naman po talaga nagkakamali yung Kalinga sa pagbibigay ng mga tulong sa tinutulungan nila. Talaga mga very deserving. At ako po, proud po talaga ako na naging kasabi po ako ng Kalingap dahil dito po talaga makikita mo na talagang marami pong buhay ang nagbago at marami pong mga tao ang nabigyan ng pag-asa. Ayan po. So, sa mga hindi pa po naabutan ng tulong, ayan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sabi ko nga po, malay niyo one day, ay bigla na lang darating yung blessings at kayo na naman po ang matutulungan. So ngayon po, nasa episode 6 po tayo ng kwento ng buhay ni Rose Anne at marami pa po tayong aabangan. Ayan, so huwag po natin kalimutan, sa mga hindi pa po nakasubscribe ng channel ni Kalinga Prab, subscribe niyo po dahil dito mai-inspire na kayo, may mga aral pa kayong makukuha at talagang makikita ninyo na maraming tao ang mabago ang buhay at mabigyan ng pag-asa. Ayan po. At syempre, abangan natin yung mga susunod pang mga episode. Marami pa tayong abangan. And syempre, sa mga hindi pa po nakasuporta sa channel ni Kalinga, ni Kuya Bal Santos Matubang at tatay at ang founder ng Kalinga, pa-subscribe po, pa-like, pa-share. At syempre po, i-click ninyo yung bell button notification para updated kayo sa lahat ng vlog. At pinaka-importante, huwag pong i-skip yung ads dahil isa din po yan sa mga tawag dito sa mga pinagkukunan po ng mga tulong para dito sa mga beneficiaries ng Kalinga. At syempre, ayan, suportahan at i-ano din po natin, i-subscribe din natin lahat po ng mga charity vlogger. Ayan po, si Kalinga Edo, ayan, i-subscribe po natin dahil napakasipag na scouter. Ayan, and lahat po ng mga charity vlogger, sa lahat po ng mga scouter, ayan, sa mga reactors po ng Kalinga, at sa buong Kalinga community, suportahan po natin. So maraming salamat po, and hanggang sa muli, napagbigay ko po ng reaksyon sa napakaganda at napaka-inspiring na kwento ng buhay ni Rose Anne. Maraming salamat po and ingat po tayong lahat. Bye-bye!